Welcome to News 5 Everywhere. News Alert! News Alert! Magandang umaga, ako si Alex Salipala. Sa Action News Alert, ipinasasara na ng Securities and Exchange Commission ang Uniwide Holdings at lima pang mga kumpanya sa ilalim ng Uniwide Group. Sa report ng Interaction.com, 2010 pa lang idineklara na ng SEC na hindi nakakayanin pang ma-rehabilitate ang kumpanya dahil sa laki ng inilugi nito sa nakalipas na dekada. 1999 pa nang mag-file para sa corporate rehabilitation ng Uniwide nang umabot sa mahigit 11 billion ang kanilang liabilities. Bumaba kasi ng husto ang kanilang sales at tumaas pa ang kanilang utang nang sila ay mag-expand. 2003 nang mag-file ulit ang Uniwide ng request for rehabilitation pero hindi pa rin ito nagtagumpay. Nakatakda namang sirain ng Department of Environment and Natural Resources ang 5 toneladang elephant tusks ngayong araw. Dudurugin daw ang mga elephant tusks gamit ang isang road roller. Bahagi ito ng higit 13 toneladang tusks na nasabat sa mga pantalan at airport sa bansa na illegal umanong ipinuslit mula sa Africa noong 2005 at 2009. Ayon kay Teresa Mundita Lim, Director ng Protected Areas and Wildlife Bureau, ito ay para maiparating sa international community na seryoso ang Pilipinas sa kampanya nito laban sa illegal ivory trade. Dito lang kasing Marso, pinangalanan ng Convention on International Trade in Endangered Species ang Pilipinas na isa sa 8 bansang nabigo umanong gumawa ng hakbang laban sa illegal ivory trade. Nakalabas na sa bansa ang bagyong Fabian kanina. Gaganda na kaya ang panahon ngayong Biyernes? Alamin natin kay Chef Ubalde sa Action Weather Center. Chef! Alex, so thank God it's Friday at thank God wala na sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Fabian. At itong namata ng pag-asa 340 kilometers sa kanluran ng Lawag, Ilocos Norte. Pero kailangan pa rin po nating mag-alala dahil nga yung pinangangamba nating pag-ulan, bungsod naman nung hanging habagat habang papalabas nga o habang papalayo pa itong Bagyong Fabian na ito. Nakikita natin ito yung posibleng senaryo natin ngayong araw na ito. Hindi po totoo yung kumakalat sa social media na magkakaroon tayo ng malaundoy na pag-ulan ngayong weekend na ito. Ayon din po sa pag-asa at magiging sa ating Metro Weather System, konti lamang po yung ating mga pag-ulan ngayong araw po ng Biyernes. Pero nakikita nga natin sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang mamayang alas 5 ng hapon, malaki po yung probabilidad nga natin ng bahagyang malakas sa pag-ulan. Yung mga matindi nating ulan dito lamang sa may kanlurang bahagi ng Luzon, sa may Zambales area, ganun din naman sa may Ilocanja, Mindoro at ilang bahagi ng Batangas. Pero generally ngayong weekend, magiging mas mainam yung ating panahon. Para sa karagdagang weather updates at iba pang napapanong balita, bisitahin lang ang www.interaksyon.com/weather. Alex. Salamat, Chef. Para sa iba pang balita, bumisita sa www.interaksyon.com. Ako si Alex Salipala. Magandang umaga. Action! News Alert! News Alert! Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.